23. Anak nila ginawa at ginang tarbit o rupino para sa Agustina. Magandang gabi po sa mga kapatid kay Kristo. Masaya namin kayo tinatanggap sa banal ng misa, isa ng ating parokya. Inaanyayahan namin kayo ng mag-isa sa pagkakasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. At kayo din, hinihiling namin ipagdasal natin ang mga tanging kahilingan na ating mga kapatid. Salamat po. Tumayo na po ang lahat. Pagkatagbayan na sila ng ibayo sa pagkakasalan
Narito ang Diyos, dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglayan ka din para sa mga hinirang at tulad ng pastor. Yaong tawag niya'y kakanyain sa sariling bisig. Yaong mga tubay kanyang itipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at patuloy ang tupang may sukling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang aking sinasalita. Sinasabi niya, ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang-gawang masama, ang nagpapangaral sa kaparanan niya ay ganyan iligtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang pag-iya. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagkatapatan at pag-ibigay magdadaupanan. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasama ang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari ang pagkatapat at ang katarungan naman ay maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawin ba unlad ang Panginoon Diyos itong ating buhay? Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mahinap. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan, magiging payak at sunod-sunod ng magla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa ang kaya sa ikalawang sulat ng Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi ba niya dinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo? Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahama. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparang na may nakapanginabot na ubong. Matutubo ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ang pagkatukok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ang mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at mga bagong lupa na pinaghahariyan ng kadaluman. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang tumis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito na matupad ang ula ni Propeta Isaias. Narito ang subo ko na aming ipagdadalang mauna sa iyo. Ihanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating ang sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaraw, sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyong daligdan ang inyong mga kasalanan, at pabinyag kayo upang patawarin ang Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ibinahayag nila ang kanilang mga kasalanan, at sila'y binibigan niya sa iyong Jordan. Inaming balahibo ng Kamelyo ang damit ni Juan at balat, ang kanyang pamigkis, ang kanya namang pagkakipalang at pulot ng yuta. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan niya sa akin, at hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapa. Binibinigan ko kayo sa tubig, ngunit bibinigan niya kayo sa Espiritu Santo. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Magsisi kayo daligdag ng inyong mga kasalanan. Ito pong tema ito ay tema na binabalik-balikan namin sa panahon ng Adviento at Kwaresma. At tutusin po, kung hindi lamang sa mga panahon na ito ng liturhiya ng simbahan, iyong paanyaya rin patuloy na pagbabalik loob sa Diyos. Ang maliwanag po na ang pagtuluin sa landas ng Panginoon ay nagsisimula sa tinatawag po nating pagkilala ng kasalanan at pagingi ng kapatawaran nito. Kasi hindi natin pwedeng baguhin kung hindi natin alam na mali. Kinakailangan matanggap natin na mali. At katulad po ng paanyayan natin kahapon sa kapistahan ng Mahal na Birheng Maria sa kanyang dakilang kapistahan ng kanyang paghilihi. Sabi ko ay dalawa yung balakid. Una, patigasan ng ulo. At pangalawa, yung kawalan ng kamalayan ng kasalanan. Hindi naman kasalanan ito. Hindi mo mababago yan. Kaya yun yung una na makita po natin sa landas ng pagbabago. Matanggap ang pagkakasala. Sa Ebanghelyo, yung imahe na ibinigay rito para makita yung pagbabago, pagsisisi, eren, ang sakramento ng binyag. Ang sakramento ng binyag. Nililinis tayo
ng sakramento ng binyag. Yun ay sa paghahanda ni Juan Bautista. Pero alam natin, hindi lang ang sakramento ng binyag. Ano ba? Yung sakramento ng kumbisal. Kaya po tayo nag-anyaya noong nakaraang linggo na makiisa po para sa kumbisal ng bayan noong Martes. Maging pagkakataon na tayo ay lumapit muli sa harapan ng pangmigapal upang magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Sana huwag natin pakinabangan yung kahalagahan ng sakramento ng kumbisal. May pangatlo po. Ano yung pangatlo? Yung tuwing tayo nagdiriwang ng misa. Kaya po, bago tayo tanga tumanggap kay Jesus sa kanyang salita at sa kanyang katawan ng buko, sinasabi na inahamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lupa inaamin ko. Kasi po, aking pagin dito, Ellen, ay sana ito ay magkaroon tayo ng panahon ng pag-inilay. Kung ano yung mga nagawa natin kasalanan, yun na lang ako, yung mga maliliit, no? Yung mga maliliit na kasalanan pwedeng patawarin at tuwing tayo ng diriwang ng misa. Kaya din po, sa bahagi ng pagdiriwang ng misa, mayroong absolution. Nasaan din yung absolution kapag sinabi ng pari na kaawaan kayo ng mga pangyarihang Diyos, panawarin kayo sa inyong mga kasalanan at pagbubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Yun ay absolution. So, kaya po, sinasabi ng mga matanda, na magsimba ka para mabawasan ang kasalanan mo. Para mawala ang kasalanan mo. Tama, kasi may elemento sa sakramento ng pagdiriwang ng banal na misa na tayo ay pinapatawad sa ating mga kasalanan. Yung mga ordinaryo natin ginagawa. Kaya po, namamakita po natin yun. So, bahagi ho na sana tuwing tayo nagdiriwang ng misa ay maging aware tayo at ito yung nagawa ko ngayong araw na ito lalo sa mga seminarista araw-araw na nagsisimbayan no? Kung sana kapag kayo ay nagsisimba araw-araw iniisip ninyo ano ba yung nagawa ko kasalanan kahapon nalimitan ko kasi ng misa ng mga iniumaga kung hapon naman ano kaya ka nagawa ko kasalanan ngayon mag-araw? So, napakalaga po yung bahagi na yan. So, nagkataon na sila ipapalad sa mga nakapagsisimba sila every Sunday. Yung mga pala kami mga seminarista. Yung kaya nandiyan yan, mga maruling ang mga yan. No? So, pero yun, no? Kung tayo ay makapagsisimba every day, sana rin po ganun din yung magawa natin. No? Kaya yung panahon ng pagkakataon na para tayo magsimba, nasa isip na natin na ano kaya ang pwede kong kasalanan na pwede kong hingin ang tawad sa Diyos? No? Kasi elemento yan ang banal na pagdiriwang ng misa. Pagamat, the mass is not about all for the forgiveness of sins. No? Pero may bahagi ko noon. Kasi, tatanggapin natin sa Jesus. Pero yun yung formula. Napakahalaga yung pagkilala sa kasalanan. Para ano? Para matuwid natin ang landas ng Panginoon. Para matuwid natin yung landas ng Panginoon. Sabagat marami tayong dapat napatuwid sa ating sarili. Ano to si Nelly? Hindi lamang marami, kung isang isa lamang, kapag sabi nga natin ay constant. Kinakailangan namin constant sapagkat may mga kasalanan.
paulit-ulit natin nagagawa. Paulit-ulit natin ginagawa. Kaya kinakailang paulit-ulit din natin hilingin ng tawa. At ito yung bahagi ng aking paghahanda ngayong kalawang linggo na ito na panahon ng Adbento para higit nating pakinabangan yung presensya ng Diyos na ipinamamanin niya sa atin sa kapanahunan ng kanyang pagkatawang tao. Kaya hindi mo namin sa rapan ang pumilapan na tulungan tayo makita yung aming mga bagay na dapat nating hingi ng kapatawaran. Malaki pa na maliit. Sabagay, kumisan ang mundo pinagalawan natin ay ang mundo na naghahanap ng kamalian ng iba. Hindi yung sarili nating kamalian. Yung pangyaya na yung susirin, tingnan natin kung paano natin matuwid ang landas ng Panginoon sa sarili nating pamamaraan at pagkilos. Sumama sa mga palagaya ako sa Diyos ng mga pamilyang sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumama sa palagaya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawa-tawa sa lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santo Pariang Berhen. Ipinapakasaki ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibig, nanalo sa labor at naman ng mga namay, buhay na mag-uli. Umakyat sa lahat na loob sa kanan ko sa mga pangyayang siya. Doon magpumulat pa rin dito at lupong sa makukuhay ng mga kanilang. Sumata sa palataya namin ako sa Diyos Espiritu sa Anto, sa banal ng simbahan katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng pati ng matay na tao at sa buhay na wala. Idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod sa lahat ng Panginoon. Bumiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautista, umakay sa mga tao para makilala si Jesus. Naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon ng kasaysayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng kabubuhayan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatakwata sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Kasapit nawa ng bawat komunidad ang mga may kapalisanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin.
Naway handa nila ang daraan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Panalangin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hiniling namin ito kay Kristo ang aming Panginoon. Thank you.
sa inyo. Ngayon ginamano at tapos sa kapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, kinaminito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipag. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikaw ang papatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang mga biyaya at matagpuan ang kagalakan sa mga simpleng mga bagay sa amin.
sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos na patuloy niyang ibinibigay ang tubig na nagdudulot ng kalinisan upang patuloy namin ang landas ng ating Panginoon. Sama-sama natin ituloy ngayon sa panalangin na itinuro niya sa atin.
sa bigin ng Cordero. Panginoon,